bumili kayo ng mga second hand na sasakyan, isa sa dapat i-check agad ay yung preno. Yan. Kung luminipis na yung lining, mag-a-adjust yan kusa. Unang ginawa ko sa talyer namin ay maglinis ng preno. So, ang ginagamit lang namin ay tubig or gas. Hello guys, welcome to our channel. Sa nakaraang video natin ay naglinis tayo ng front brakes at naglubricate or regrease ng caliper pins. So ngayon, meron tayo ngayon DIY or do it yourself. Lilinisan naman natin ang rear brakes ng Suzuki Alto. Tuturuan ko kayo paano maglinis step by step. Pero remind ko lang sa inyo guys, ang regular check-up ng ating preno ay ginaganap every 10,000 kilometers or every year. I suggest gawin natin to every 6 months, mas lalo na kung nadadaan tayo sa mga bahaing lugar. Kung bago pa lang kayo sa aming channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. Maraming salamat po. So guys, dito tayo magja-jack ngayon sa likod. So ang gagawin naman natin ay maglalagay tayo ng kalso sa harap. So dahil rear brake ang ating lilinisan, kailangan natin ibaba ang handbrake. Pero bago natin ibaba, ilagay muna natin sa primera ang kambyo at ibaba ang handbrake. Release natin. Tapos, luwagan natin yung dalawang gulong. Tapos, i-jack na natin. Tayo mag-jack. Pwede dito. Matigas yan. Para sabay na aangat. Ngayon, lagyan natin ng jack stand for safety pa rin. Lagi tayo safety pag gagawa sa bahay. So, taas pa natin. Kung wala kayong jack stand sa bahay, pwede kayong ano na lang. Pa-isa-isa lang ang gawa. Okay. So, alisin na natin yung gulong. Yes na. So natanggal na natin ang gulong magkabilaan. So paano matanggal yung hub? Ay bubuksan natin ito. Itong cover. Ito medyo mabusisi. Dito kagaya ng iba. So, ito alisin natin. So, ang sukat nito ay 30 mm. Yan. Gamit tayo ng tubo. Yan. Okay, yan. Yan yung preno. So guys, ito na ngayon ang ating rear brake. So, hindi naman siya ganun karumi. At least, gusto ko lang ma-check kung makapal pa yung brake shoe nito. Dahil nga sabi ko, nabili ko to. So, kung bumili kayo ng mga second hand na sasakyan, isa sa dapat i-check agad ay yung preno. Kung makapal ang brake shoe at brake pads. Yan. So, ito, makapal. So, ang gagawin lang natin ay lilinisan. So, hindi rin tayo mag-a-adjust dito, guys. Dahil ang rear brake ng Alto ay self-adjustment. Nagkukusa yan mag-adjust sa pamamagitan ng pagtapak nyo ng preno at pagtaas nyo ng handbrake. Yan. Dito yan. Kusa yan iikot.
umiikot yan kusa. Hindi na natin kailangan i-adjust yan mano-mano. Ito. So, kusa itong mag-a-adjust. Kung lumuwag na yung pagitan ng drum brake at ng brake shoe. Kung lumilipis na yung dining. Mag-a-adjust yan kusa. So, ngayon, ang gagawin natin ay lilinisan na natin itong preno sa likod. Gagamitin muna natin palinis ay tubig na may sabon. Okay lang yung mabasa. Walang problema dyan. Since pag nalusong na tayo sa bahay, okay lang eh. Para mas malinis. Bago natin gamitan ng brake cleaner. Para lahat ng dumi ay matanggal. Mamaya i-lubricate naman natin. So, nakaraan, nakailandaan ako ng baha. Gutter dip lang naman yung mga dinadaanan ko. Hindi naman maiwasan yun. Dahil ang lugar natin ay madali bahain. Pero pag lagpas na, mga kalahati, hindi na ako dumadaan. Okay lang, hindi na ako papasok. Mahirap masiraan ang sasakyan. Mas malaki gastos. Kaya lang yan mabasa. Para mas madali malinisan. Ayan. Puti kagad oh. Ano? Tapos buhusan natin tubig. Lahat ang dumi yan, no? So, nung natuto kong nung panahon na naglilinis na ako ng preno, elementary talaga ako nun eh. Unang ginawa ko sa talyer namin ay maglinis ng preno. So, ang ginagamit lang namin ay tubig or gas. Yan, yan lang. Hindi pa uso ang mga brake cleaner nun nung panahon na naglilinis ako. At punasaan konti. Tapos gamitan natin ng brake cleaner yan. Tante, maalis natin yung mga dumi. Gamitan na natin ngayon ng brake cleaner. Ito pa yung tira natin nakaraan. Pang-apat na gulong talaga to. Yan. Dun. At punasan natin ng malinis na basahan. Parang bago na. Ha? So, parang bago na ulit ang ating rear brake. Linis na. So, patuyuin lang natin ng konti dahil mag-lulubricate tayo. Tuturo ko sa inyo ano yung lulubricate dito sa gantong uri ng hub. Isan din natin loob nito. So, ito guys, nilalagyan ko talaga ito ng langis. Konti lang kasi yan yung nag-a-adjust ng preno. Pag mag-a-adjust siya. Self-adjustment to eh. Konti lang yan. Hindi natin dadamihan yan. Para hindi bahayan ng kalawang. Huwag nyo patuloyin ha. Konting-konti lang. Yan. Na, okay na. At ito. Lagyan natin ng high temp grease. Yan. Ito. Yan. Be sure na tuyo ha. Para kumapit ang langis. Ang grasa. Oops.
Pag masyado marami, kasi baka kumalat eh. Yun na yan. Inap na yan para makapasok na maayos. Ito rin. Nalagyan din natin dito. Malinis na guys. So, ganun lang kasimple. Ngayon, ibabalik na natin. Yan, maswabi pasok kasi may grasa. Huwag nyo pipilitin na pag ayaw magkasya. Kailangan yan. Yan. Na. Balik na natin to. So, kailangan ay naiikot natin ng sagad. Pag mahigpit, sa unang pasok pa lang mahigpit, huwag napilitin ha. Baka malostred. Mahirap na. Malostred yan. Gastos yan. Papamasinshop kayo. So, ngayon, dito may gatlayan. Babalik nang dito natin yan higpitan. Sa pagitan yan. Gamit tayo ngayon ng tubo. Babalik lang natin. Di pa? Yan. Okay, yun na yun. Yan, nabalik natin. Tapos, pukpukin natin. Yun na natin. Yun. Ayos na. So, that's all guys. Ayos na. So, yung procedure, ganun din sa kabila. Hindi ko na ipapakita yun. Kasi parehas lang naman. So, kung meron kayong katanungan, mag-comment lamang kayo sa videong ito. At ako ay sasagot. So hanggang sa susunod na video ay magpa-flashing naman ako ng brake fluid nito dahil napaka-itim na. So abangan nyo yun guys. Kung bago pa lang kayo sa aming channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa aming bagong videos. Maraming salamat po.